We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunar-Gasang. Abot sa 30,000 pasahero, inaasahang dadagsa sa Batangas Port ngayong araw. Mga dalangham ng ilang pasahero, kinumpiska ng Bureau of Animal Industry. Ilang paputok, nakumpiska rin. Para sa detalye, makakasama natin live si Andrew Bernardo. Andrew? Alam mo, Ivy, hindi katulad ng magpapasko kung saan may mga nakansilang biyahe ng fast craft vessel at may mga ilang stranded na pasahero dito sa Batangas Port isang araw o dalawang araw bago yung bagong taon dito sa Pantalan. Maayos at suabe yung sitwasyon. Actually, in-expect nga nila dito yung 30,000 na pasahero ngayon lamang yung araw. Pero Ivy, hindi naman naging suabe para doon sa mga pasaherong may dala ng hamon at paputok. Wala ng pila ng mga sasakyan sa labas ng Batangas Port kaninang umaga. Pero sa ticketing booth ng Pantalan, nagsisimula ng humaba ang pila ng mga biyahero. Isa na rito si Violeta na uuwi sa Oriental Mindoro para bumawi sa pamilya. Hindi raw kasi siya nakauwi noong Pasko. Wala pong pera. Sa ngayon lang po. Kahit pa paano, nakapano ng sahod. Nakuha po sahod ko sa amo ko. Si Rona, pinili ngayon na bumiyahe patungong Oriental Mindoro. Nakita ko yung biyahe nung before Christmas, sobrang daming tao. So I decided to stay na lang for Christmas. Tapos ngayong New Year na lang ako uuwi, which is good idea po. Ang sima na si Larry na Parumblon, ikinatuwa nakasali siya sa may discount sa pasahe sa barko. Hindi, malaki yung tulong. Oh, maganda. Ngayon lang kami walang pasok eh. 3 years na akong dinakawi. Yun lang yung nakawi ako. Kung swabe para sa ilan ang biyahe sa Pantalan, hindi para sa ilan na may dala ng hamon. Gaya na lang ng lalaking ito na hindi pinayagang madala sa barko ang biniling hamon. Nauna nang sinabi ng PPA at Bureau of Animal Industry na bawal itong itawid sa Mindoro. Nagbigay din tayo ng direktiba na sa labas ng terminal natin, magpaskil na din ng malaki na sinasabing ipinagbabawal yung mga papuntang Mindoro na magdala ng mga meat products dahil meron yata silang quarantine issue doon. Silip din sa x-ray machine at kinumpiska ang mga paputok na ito na dala ng ilang dayuhang biyahero. Kasi ang dala niyo po ay fireworks. Bawal po magdala ng fireworks. Ang alagang aso at ang baril ng lalaking itong miyembro ng Armed Forces of the Philippines, lusot at nakasakay ng barko. Normal naman po yan sa amin. Kompleto naman 5 years dala. Taga Mindoro, naka-duty ako sa Mindanao. Ivy, muling paalala ng Philippine Ports Authority sa mga biyahero na alamin yung mga ipinagbabawal dalahin dito sa Pantalan, gaya nga na matutulis na bagay, yung karne ng baboy at yung paputok. Samantala, Ivy, tiniyak ng Batangas Port Management na may biyahe ng barko bukas kung saan inaasahan nila yung 20,000 na pasahero at may biyahe rin daw sa araw ng bagong taon. Ivy? Maraming salamat, Andrew Bernardo. Ilang mamimili ng paputok, parami na ng parami isang araw bagong bisperas ng bagong taon. 26 firecracker selling area, tinukoy ng BFP Batangas sa buong lalawigan. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul?
Istinukoy ng Bureau of Fire Protection Batangas Province na may 26 na firecracker zone o selling area sa buong lalawigan ng Batangas. Mahigpit pa rin yung paalala ng mga otoridad na hindi pinapayagan yung pagbebenta ng paputok online. Sinamantala ng ilang Batanggenyo ang holiday para mamili ng mga firecracker at pyrotechnic device isang araw bagong bisperas ng pagsalubong sa bagong taon. 3,000 pesos ang budget ni Ramon para sa mga paputok. Inagahan niya ang punta sa designated selling area sa Batangas City. Matanggal ang mga mala sa buhay. Okay. Nakikigaya lang naman pero para makita yung mga apo namin, mga bata na nag-enjoy sila sa mga fireworks. Okay. Fountain at luces ang binili ng pamilya ni Ruby. Gagawin na raw nila ito para sa masayang pagsalubong sa 2023. Ang pinakasapat ay yung magkakasama kayong pamilya. Additional na lang to na bilang Pilipino, pampaalis ng mga malas, tapos pampaswerte din. Tutok ang BFP at PNP personnel, pati ang ilang tauhan ng LGU sa pagmonitor ng sitwasyon sa mga firecracker zone. Sa listahan ng BFP Batangas Province, may 26 na designated area para sa pagtitinda ng fireworks at firecrackers sa buong lalawigan. May 9 namang bayan ang nagtalaga na ng kanikanilang community fireworks display area. Yung tinatawag natin na makukontrol o mamonitor natin kung ano ang mga itinitinda na mga paputok, kung ito ba ay naayon doon sa tinatadhana lamang ng batas na mga pupwedeng ibenta sa panahon ng bagong taon. Double time sa kampanya ang DOH para balaan ang publiko na umiiwas sa paggamit ng paputok. Sa tala ng ahensya, 12 na ang nabiktima ng paputok sa Calabarzon Region. Para makaiwas na maputukan, torotot na ang binili ni James para sa anak at pamangkin. Ay, okay nito para masaya ang pagsalubong sa bagong taon. Ang mga paingay gaya ng paggamit ng torotot, pagpapatugtog ng loudspeakers at pagkalog ng alkansya, ilan lang daw sa mas ligtas na paraan para salubungin ang 2023. E sa lungsod ng Batangas, bukas yung designated selling area hanggang alas 8 ng gabi. Pero pwede pa raw itong ma-extend, depende daw sa magiging buhos o dami ng mga mamimili bukas. December 31 sa umaga nito, inaasahan pa na mas darami pa yung mga hahabol na customer. Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez. Batangas Medical Center handa na sa mga posibleng mabibiktima ng paputok sa bagong taon. Mga nabiktima ng paputok sa Calabarzon, umabot na sa 7 ayon sa DOH Calabarzon. Alamin yan sa report ni Andrew Bernardo. Handang-handa na ang Batangas Medical Center sa Batangas City sa pagdiriwang ng bagong taon. Nakalatag na ang kanilang plano. Ganun din ang iba't ibang kagamitang gagamitin ng mga doktor at nurses sakaling may isugod ng mga pasyente sa pagsalubong sa bagong taon. Nakatutok sila sa tatamaan ng paputok ayon kay Dr. Jess Tenorio, Disaster Risk Reduction and Management for Health ng BATMC. December 21 pa, umiira lang code white sa buong ospital. Ang aming mga employees, mga emergency room namin, mga staff, mga doctors ay naka-ready sa pagdami ng mga pasyente. At the same time, nag-ready kami sa mga firecracker injuries na pwedeng magka-meron. Ano? Ayon sa BATMC, may isang kaso ng biktima ng paputok sa lalawigan ng Batangas. Ito yung 13 anyos na batang lalaki mula sa bayan ng Lian. Ayon kay Tenorio, nabulag ang mata ng bata. Kung saan na-injured yung mata niya because of the boga, ano, yung improvised na ginagamit na paputok. Ang ngayon, yung bata ay naoperahan na, ito sa BATMC, for discharge na siya today or tomorrow. Sa tala ng DOH Calabarzon, may 7 biktima ng paputok sa buong rehiyon ngayong taon. Ayon sa DOH, mas mataas umano ito kumpara sa isang kaso lamang noong 2021. Pero maikukonsidera pa daw itong mababa, lalo't nasa mahigit 20 ang kanilang naitatala noong pre-pandemic. Para naman makatiyak na handa ang mga ospital sa rehiyon sa bagong taon, naglilibot ang DOH Calabarzon sa iba't ibang lalawigan, isa ang BATMC sa pinuntahan. We want to make sure that they are prepared to for the incoming new year para sa mga pasyente, lalong-lalo na po yung mga nasasabugan ng paputok. At yun po mga lifestyle-related diseases din natin na related po sa holiday celebrations. Pinuntahan din ng DOHCHD ang Southern Tagalog Regional Hospital sa lalawigan ng Cavite. Kasama si J. Arman Harris, Andrew Bernardo.
Balitang Southern, Tagalog. Libreng toll fee ipatutupad sa Star Tollway simula 10 PM ng December 31 hanggang 6 AM ng January 1. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Good news sa mga motorista dahil magpapatupad ng toll holiday ang San Miguel Corporation Infrastructure sa pagsalubong sa bagong taon. Ibig sabihin, libreng makakadaan ang mga kababayan nating bumabagta sa Southern Tagalog Arterial Road o Star Tollway. Ipapatupad ang toll holiday simula alas 10 ng gabi ng December 31 hanggang alas 6 ng umaga ng January 1, 2023. Ayon sa pamunuan ng SMC Infrastructure, tradisyon nila ito taon-taon. Nagpatupad na rin ng 8 oras na toll holiday ang SMC nito lamang Pasko. Sa pahayag ni Ramon Ang, presidente ng SMC, asahan na raw ang traffic build-up ngayong holiday sa mga expressway, pantalan at airport dala ng mas maluwag na travel restrictions. Umaapela sila sa mga motorista na habaan pa ang pasensya na makararanas ng heavy traffic. Tiniyak ng SMC na magkakaroon ng karagdagang tauhan sa kanilang traffic management sa kanilang tollways para umalalay sa mga motorista. May koordinasyon daw sila sa PNP at Traffic Bureau ng mga local government unit. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern, Tagalog. Mga bagyo at trahedyang tumama sa Timog Katagalugan sa taong 2022, tinutukan ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Narito ang report ni Andrew Bernardo. Malakas at mapinsala, ganito mailalarawan ang mga nagdaang bagyo sa Calabarzon ngayong taon. Una na riyan, ang bagyong karding na direktang tumama sa mga bayan na sakop ng Pulilio Group of Islands sa Quezon noong Setyembre. Nakabantay na ang news team sa bayan ng Infanta at Rial bago pa tumama ang bagyo. Inihatid ang update tungkol sa landfall sa balitang lokal, ganun din sa nasyonal. Pinuntahan din ng news team ang bawat bayan upang ihatid ang sitwasyon sa mga lugar na direktang sinalanta ng bagyo. Dito, tumambad ang sira-sirang palayan sa bayan ng Pulilio, pero ang direktang tinamaan, Islang Barangay sa bayan ng Bordeos. Dahil sa news team, nalaman ng publiko na kailangan pang tawirin ang bawat barangay na sinalanta ng bagyo. Tumatagal ng 1 hanggang sa 3 oras ang biyahe gamit ang bangka, kaya pahirapan itong maabot ng tulong. Makapanindig Balahibo ang pinsalang iniwan ng bagyo sa barangay Carlagan, Bordeos. Gaya ng tumbang bahay, sirang covered court, maging pag-asa at pangarap ng bawat pamilya, winasak ng bagyo. Tinutukan ng news team ang kaliwatkan ng relief operation ng pamahalaan. Tinawid din ng news team ang bayan ng Panukulan na isa rin sa tinamaan ng bagyo. Bagamat hindi kasing lala ng sinapit ng Bordeos, matinding pinsala din lalo't halos 80% ng pananim ang sinira ng bagyo sa bayan. Wala pang isang buwan, tinamaan na naman ang lalawigan ng Quezon ng isa pang mapaminsalang bagyong paeng. Nagdulot ito ng matinding pagbaha sa iba't ibang bayan gaya sa Sariaya. Nawasak ang footbridge na siyang nagdudugtong sa isang islang sityo sa barangay Manggalang, Bantilan. Hindi tayo nagpadala sa takot. Natawirin ang rumaragasang ilog para lang makita ang kalagayan ng mga residenteng nasalanta ng bagyo. Pero ang matinding pinsala na tinamo ng Quezon ay ang pagkasira ng Bantilan Bridge na nagkokonekta sa kanila sa lalawigan ng Batangas. Ipinakita ng news team ang malalang epekto nito sa ekonomiya ng dalawang lalawigan hanggang sa makabitan ng footbridge. Samantala, bukod sa bagyo sa Batangas at Quezon, hindi malilimutan ng lahat ang pagkasunog ng isang fast craft vessel na pag-aari ng Mercraft Shipping Lines. 7 ang namatay sa insidente at gaya ng dati, naroon ang news team para alamin ang dahilan ng sunog. Nagsilbing tulay din para malaman kung ano ang totoong nangyari at hanggang sa tuluyan ng i-anunsyo ng Marina na hindi na tuluyang bumabiyahe ang mga barko ng shipping lines sa rutang Rial Port sa Pulilio. Naibalita ito ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Maging ang sunog sa isang relocation site sa Calamba City, Laguna noong Nobyembre, naibalita ng BST. 5 ang nasawing buhay at naikulong ang nagmamay-ari ng bahay. Naroon tayo para makipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya para paalalahanan ng publiko sa maling gawain ng ilang paggawaan ng paputok. At hanggang ngayon, bago magtapos ang taon, kaliwat ka ng balita ang inilalabas ng news team para maipaalam sa tao ang masamang epekto ng illegal na paputok.
hanggang sa susunod na taon, patuloy na gagawin ng Balitang Southern Tagalog ang pagiging alerto at tutok sa iba't ibang maiinit na balita, trahedya, sakuna at kaalamang kailangan ng publiko dahil local news matters. Kasama si J.R. Manjares, Andrew Bernardo, Balitang Southern Tagalog. Mga blood donor sa San Juan, Batangas nakatanggap ng tig 5 kilo ng bigas. Samantala, 150 plastic armchairs ipinamahagi ng LGU sa isang paaralan sa Tanawan City, Batangas. Tutukan yan sa report ni Mark Lavaro. Sama-samang nakaisa sa pagdodonate ng kanilang dugo ang iba't ibang sektor sa San Juan, Batangas sa ginanap na bloodletting activity. Kabilang dito ang mga guro, empleyado ng gobyerno, Philippine Air Force Reserve Group at mga Sanhueños na regular blood donors. Paraan daw nila ito upang makatulong na makapagdugtong ng buhay sa mga nangangailangan sa tulong ng kanilang dugo. Dahil dito, nakatanggap ang mga blood donors ng sertipiko at tigli 5 kilong bigas mula sa lokal na pamahalaan. Samantala, naihatid na kahapon sa Mahabang Buhangin Elementary School sa Tanawan City, Batangas, ang higit 100 plastic armchairs mula sa pamahalaang panglungsod. Layo ng LGU na mahatiran pa ang iba't ibang paaralan ng mga bagong gamit para sa mga mag-aaral at guro. 5 bata naman sa Agoncillo, Batangas ang nakatanggap ng regalo mula sa lokal na pamahalaan matapos silang hiranging healthiest gainers. Sila ang mga batang napabilang sa 2 trench ng feeding program ng LGU na layong mapataas ang timbang ng mga batang benepisyaryo sa bawat barangay. Patuloy naman daw na obserbahan ng mga barangay nutrition scholar ang mga batang kabilang sa programa upang makamit nila ang Siromal Nourish Municipality. Mark Lavaro, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. 18 anyos na babae patay ng pagsasaksaki ng kanyang live-in partner sa Tanawan City, Batangas. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Tulala pa rin ang 44 anyos na amang si Romeo de la Rosa sa sinapit ng kanyang 18 anyos na anak na si Roslyn matapos siyang pagsasaksaki ng kanyang live-in partner na si Hernan Acunin sa kanilang kwarto sa Barangay Darasa, Tanawan City, Batangas kaninang madaling araw. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, selos ang isa sa tinitingnang motibo ng pananaksak. Nagkaroon ng pagtatalo itong victim at suspect. Ito daw lalaki, nagsiselos. After nilang mag-away, umalis itong lalaki. 1:30 ng madaling araw, bumalik itong suspect at biglang pinagsasaksak itong biktima habang nasa kama. Tama, sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng biktima mula sa hindi patukoy na panaksak na ginamit ng suspect. Ayon sa ama ng biktima, 3 buwan pa lang na nagsasama ang kanyang anak at ang suspect. Abay, mabait naman po yung anak kong yan. Tahimik lang yan. Hindi nagalalabas ang bahay. Hindi ko po bus maraisip. Nakita daw po ng aking pamangkin ng kababatang kapatid, sinakal daw po ng lalaki, parang dinagandan daw po ng lalaki ang aking pamangkin ng panganay. Tinapalan daw po ng unan ang bunganga. Sana, kusa ka na sana sumuko at pagbabayaran mo po yung mga nagawa mong krimen sa aking pamangkin. Kasama ang Tanawan City Police, pinuntahan ng news team ang liblib na lugar ng Barangay Darasa kung saan sinasabing huling nakita ang suspect. Pero wala na ito sa lugar. Ayon sa pulisya, dati nang nakulong ang suspect dahil sa illegal na droga. Patuloy pa rin ang isinasagawang hot pursuit operation sa mabilisang pagkakadakip sa suspect na nahaharap sa kasong murder. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuha na ng pahayag ang kaanak ng suspect. Sana sa ating mga kababayan at particularly sa ating mga kababaihan kapag ka nakakaranas tayo ng pang-aabuso sa ating mga karelasyon ay agad nating i-report sa barangay or sa police station para ma-prevent na yung further escalation ng mga ganitong insidente. No? Kasama si Buhay Adante Jr., Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Jackpot prize sa Ultra Lotto 658 umabot na sa higit 500 million pesos. Ilang Batanggenyong tumataya sa loto, umaasang sila na ang susunod na milyonaryo sa bagong taon. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez.
Bagong taon, bagong pag-asa. Yan ang motto ngayon ng mga nagnanais maging milyonaryo. Walang sukuan sa pagtaya sa loto. Baka naman daw nga kasi sila na ang makasungkit ng pot money bago mag-2023. Ang jackpot lang naman, higit 500 million pesos. Ang computer technician na si Van, umaasang mga numero niya ang mabobola. Sobrang laki po, madami po matutulungan niya kapag sa tamang tao. Pag tamang tao po yung makakakuha niyan. Mapapataya ka naman daw talaga sa laki ng tatama ang jackpot. Kaya kahit hindi pa nakakataya ni minsan, nagbaka sakali na rin ang first time lotto player na si Giancarlo. Taya na dahil lang matatanda na rin aking mga magulang. Sakali, hindi mapatitigilin ko na aking ama. Mag-extra-extra, matanda na talaga, 64 na eh. Umaasang suswertihin si Christina sa mga inaalaga ang numero. Magandang regalo raw ito sa kanilang wedding anniversary ng kanyang asawa. Yun, magninegosyo, tapos tutulungan ko yung mga kamag-anak ko na wala. Tapos yung mga nakikita ko na kailangan ng tulong, bibigyan ko. Sa dami ng mga tumataya, nagkaubusan na ang ilang lotto outlets ng betting cards para sa 658 Ultra Lotto. Manual na lang daw ini-encode ng mga teller ang mga numero ng mananaya. Ultimo Lotto Outlet teller, inaaraw-araw na raw ang pagtaya. Ako nga, ang dami ko ring taya. Dahil pag tumama ako, uubusin ko, mahihirap sa aming barangay. Oh, okay. Lahat yan ay bibigyan ko ng ano. Lahat bibigyan ko sila ng puhunan. Hanggang sa pagdilimpa, inaasahan ng dagsa ng mga tataya. Aabangan din ng bola mamayang alas 9 ng gabi. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Blood sampling sa mga alagang manok at itik isinagawa sa Rosario, Batangas. Samantala, mga magsasaka at mangingisda sa Calaca City at Talisay, Batangas, nabigyan ng financial assistance mula sa LGU. Ang detalye sa report ni Mark Lavaro. Para matiyak na ligtas sa banta ng bird flu ang Rosario, Batangas, nagsagawa ng blood sampling sa mga alagang manok at itik ang pambayang tanggapan ng veterinaryo sa mga barangay na sakop ng 7-kilometer surveillance. Magiging tuloy-tuloy daw ang pagsasagawa ng blood sampling upang mapanatiling bird flu free ang bayan. Samantala, tulong pinansyal naman ang hatid ng Calaca City LGU sa mga magsasakang rehistrado sa lungsod. Patuloy naman nilang hinikayat ang mga magsasaka na kumuha ng insurance para sa kanilang pananim at alagang hayop upang matiyak ang tulong at proteksyon nito mula sa kawalan ng hanap buhay sakaling malugi. Tumanggap din ng tigda 2,000 pisong cash assistance ang nasa 185 magsasaka at mangingisda na nasira at nawala ng pananim o pagkakakitaan dahil sa epekto ng bagyong paeng sa Talisay, Batangas. Mark Lavaro, Balitang Southern Tagalog. Ika-126 na taong kamatayan ni Gat Jose Rizal ginugunita ngayong araw. Ilang Batanggenyo inalala ang kadakilaan ni Dr. Jose Rizal. Narito ang report ni Paul Hernandez. Kakabit ng kanyang pangalan ang namumukod-tanging katapangan. Tinitingala, hinahangaan si Dr. Jose Rizal. 126 na taon nang lumipas nang ibuwis ang kanyang buhay para sa bansa. Ngayong araw, inalayan siya ng bulaklak sa kanyang monumento. Iba-iba ang pagkilala ng marami sa bayani ng bayan. Doktor, manunulat, iskultor, pintor, arkitekto, siyentista, guro at lingwista. Pero sino nga ba siya sa mata ng ordinaryong mamamayan? Mabuti siyang ating bayani, kaya naging national hero siya ng ating Philippines. Ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Just like me, I'm part of the youth. I'm also serving the public. So kapag ganun, parang binubuhay ko sa sarili ko yung pagiging makabayan. Siyempre po, hero. Kasi based on the history po itself, yung ginawa po niya para po sa atin. December 30, 1896, edad na 35, binaril siya sa bagong bayan dahil sa pagiging kritikal at pagtuligsa sa pamamahala ng mga Kastila. Ayon sa isang history professor, ang kamatayan daw ni Rizal ang nagmulat sa kamalayan ng maraming Pilipino. Ito yung nagsilbi na kumbaga simbolo ano, para mabuhay sa kamalayan ng mga Pilipino, yung pagiging makabayan, yung mismong pagkilala sa ating mga sarili bilang mga Pilipino. Paborito raw kainin ni Rizal noong kabataan niya ay sardinas kung pagbabasehan ang nakasaad sa kanyang diary.
Ginawa rin daw ni Rizal ang pinakamaganda niyang lagda sa isang dokumento bago pa man daw siya barilin. It's still under debate ano yung dokumento na sinasabi. Yan yung retraction ni Jose Rizal, yung pagbawi niya ng kanyang mga sinabi laban sa gobyerno ng Espanya at saka dito sa simbahang Katolikan. Walang batas na nagtatakda para ituring si Rizal bilang pambansang bayani. Pero kusang loob ng mga Pilipino na itanyag siya sa pagkilala. Sisimbolo nga nito ay itong mga monumento sa bawat bayan. Okay. No? Unang-una pa nga dito ay yung kauna-unahang monumento ni Rizal sa Camarines, Camarines Norte. Ano? Okay. Siya meron na kaagad monumento si Rizal noong taong 1898 pa lamang. Sa taas ng pagkilala ng pamahalaan kay Rizal, pinirmahan ni dating Pangulong Elpidio Quirino ang Republic Act No. 229 na nagbabawal sa pagsusugal gaya ng sabong, karera at high-alay tuwing December 30. Para kay maghirang, higit sa mga monumento at ngalan niyang nakapaskil sa mga kalsada, mahalagang alalahanin pa rin ngayon ang isinakripisyo at inambag niya sa bansa para matamasa ang kalayaan natin ngayon. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern, Tagalog. Mga nakakatakam na pagkaing tatak Batanggenyo na pumatok ngayong 2022, ating lasapin sa report ni Denise Abante. Kung usapang pagkain, alaay, hindi magpapahuli ang mga Batanggenyo dyan. Abay pa rin eh, at ating sabay-sabay na balikan ang aming mga inihain at ating nilantakan. Hinding-hindi mawawala sa usapan ang the one and only Loming Batangan. Mainit man o umuulan, patok sa panlasa ng karamihan. At kung mainit na sabaw pa rin ang usapan, hindi naman magpapahuli dyan ang Gotong San Juan. Sabaw pa lang, lasang-lasa mo na ang linamnam ng karneng baka. Pumatok din sa masa ang mga kakaibang potahe na nilagyan ng Batanggenyo Twist. Isa na riyan ang sizzling bulalo na ito sa San Juan. Simple lamang ang mga sangkap pero talagang matatakam ka sa sarap. At kung isda naman ang pag-uusapan, abay meron din kami niyan. Pumatok ang fritadang tambakol ng Ibaan at ang tulingan silog ng lungsod ng Tanawan. Pero wait, hindi lang yan. Nag-travel din tayo sa iba't ibang bansa habang nilalasap ang mga pagkaing gawang Batangan. Nariyan ang naglalakihan at nagtataasang burger sa lipa na ipinangalan sa iba't ibang bulkan sa bansa. Pumunta rin tayo sa Japan upang tikman ang ilang Japanese dishes gaya ng Dragon Maki. At ang brick oven pizza na hindi lang smoky, soft and yummy pa. Ilan lamang yan sa ating mga nilantakan ngayong taong 2022. At sa taong 2023, samahan ninyo muli kaming mabusog at matikman ang iba't ibang alaits din eh sa Batangas. Kasama si Buhay Adante Jr., Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Misis na ang kasamotorsiklo, patay sa aksidente sa General Luna, Quezon. Mister Sugatan, tutukan yan sa report ni Mark Lavaro. Kalunos-lunos ang sinapit ng mag-asawang sakay ng kanilang motorsiklo matapos na maaksidente sa provincial road na sakop ng Barangay San Isidro, Ilaya, General Luna, Quezon. Patay ang angkas na 39 anyos na ginang habang sugatan naman ang 40 anyos nitong mister na driver ng motorsiklo. Sa investigasyon, habang binabagtas ng mag-asawa ang kalsada, mayroon umanong tumawid na aso at nabundol nila ito na naging dahilan upang mawala ng kontrol sa minamanehong motorsiklo. Mayroon pong tumawid na isa pong aso na nagresulta po sa pagka-outbalance po. Dead on the spot ang ginang na nagtamo ng matinding pinsala sa kanyang ulo matapos tumama sa railings ng kalsada. Sugat naman sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng kanyang mister na dinala sa pinakamalapit na pagamutan. Mabilis po ang takbo po ng ating motor. Tapos po ay wala po nakita ang skid mark sa lugar.
Tapos po yung helmet po nandala ay hindi po nila suot. Nasa punerarya pa sa bayan ang mga labinang nasawing biktima habang nagpapagaling pa rin sa isang ospital ang mister nito. Patuloy naman ang investigasyon ng otoridad upang matukoy kung sino ang may-ari ng asong pinaniniwala ang naging sanhi ng aksidente. Lalo't ayon sa pulisya, mahigpit na ipinatutupad sa bayan ang ordinansa kaugnay sa pagtatali ng mga alagang aso. Yung ating po mga alagang aso ay itali po natin. Pero syempre, ating pong responsibilidad dyan kasi yan po ay ating mga alaga. Sa pagmamotorsiklo naman po, ay ang aming pong panawagan ay lagi po magsuot ng helmet. Yan man ay malapit o malayo ang ating tatakbuhin, ay isuot po natin. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng mga biktima sa insidente. Mark Lavaro, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, maging I am ready sa mararanasang pag-ulan dulot ng hanging amihan, shear line o kay local thunderstorms. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin ang ilang bahagi ng Northern Luzon, Mimaropa Region, Visayas at Mindanao. Umaga bukas, posible uli ang pag-ulan sa ilang bahagi ng Northern at Southern Luzon, Eastern Visayas at Eastern Mindanao. Pagsapit naman ng hapon hanggang sa magpalit na ng taon, uulanin na ang iba pang panig sa mga nasabing lugar. Pagpasok ng unang umaga ng 2023, asahan ang ulan sa malaking bahagi ng Cagayan Valley at ilang panig ng Cordillera, Aurora, Southern Luzon at Eastern Visayas. Bandang hapon naman, uulanin na rin ang iba pang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kapuso, sabay-sabay nating salubungin ang 2023 with a bang dahil sisimulan natin ang taon sa All Out Celebration mula sa All Out Sundays Barkada. All Out performances din ang aabangan mula sa inyong favorite kapuso artist kabilang na si Asia's Limitless star Julianne San Jose. Mayroon ding All Out Biritan. Handa na rin ang stage para sa selebrasyon ng kaarawan ni Asia's multimedia star Alden Richards. Panoorin lahat ng yan sa All Out Sundays sa GMA. Ngayong Biyernes sa Maria Clara at Ibarra, ang pamamanhikan ni Crisostomo Ibarra na ginagampanan ni Dennis Trillo sa karakter ni Julianne San Jose na si Maria Clara, hindi na nga ba matutuloy habang si Fidel na ginagampanan ni David Licaoco may nais malaman tungkol sa ating modernang dalaga na si Clay na ginagampanan ni Barbie Forteza at si Maria Clara may ipagtatapat kay Crisostomo Ibarra. Samantala, muli nating makikita si Sisa na ginagampanan naman ni Andrea Torres. Makilala niya kaya ang kanyang mga dating kaibigan? Talagang kaabang-abang pa rin ang mga kaganapan mamaya sa Maria Clara at Ibarra alas 8 ng gabi sa GMA Telebabad. Mga nakakaaliw na video na nag-viral at mga kwento ng inspirasyon at determinasyon sa taong 2022, muling balikan sa report ni Paul Hernandez. Kinaaliwan at hinangaan natin sila sa kanilang mga nakatutuwa at kahangahangang kwento nitong nagdaang taon. Silang mga internet sensation at mga mukha ng determinasyon at inspirasyon, talagang certified trending. Una riyan ang viral video ng pasabit o regalo sa 21 pares na ninong at ninang sa kasal ni Marisol at Clay Eric. Higit 3 milyon ang views ng video ito sa social media. Ang back to school fever ngayong taon, may kaba at excitement. Kinagiliwan ng estudyanteng si Elise na ayaw pang umuwi sa bahay nila pagkatapos ng klase. Wala pa raw kasi siyang star na nakukuha mula kay teacher. Ang isang teacher na to the rescue sa nakababatang kapatid, kinatuwaan din matapos niyang gumawa ng life-size na birth certificate para ipagtanggol ang basketball player niyang utol. Marami ang namangha at natakam sa malaespadang banana queue ni Nanay Vanji. Ang banana on stick niya kinagat ng marami. Napapalakpak naman tayo sa shooting skills ng MVP ng Calamba City, Laguna. Ang 64 anyos sa si Lola Flor, pinahanga ang marami sa social media. Kayang-kayang makipagbakbakan sa basketball court. E ang instant milyonaryo na bagong kasal na ito, hindi ba't napasana all din kayo? Halos 2 milyong piso ang nakuha nilang sabog o cash gift sa kasal nila. Patunay naman ang ilang kababayan na may mararating lahat ng pagsisikap. Top 5 ang Batanggenyang si Lady Joyce sa inilabas na resulta ng Architecture Licensure Exam. 81.50 ang rating niya sa boards. Hawak ang pangarap sa buhay, sinikap ng 38 anyos sa Simutya na malagpasan ang mga bakubakong daan tungo sa Tagumpay. Dahil sa determinasyon at sipag, ang dating namamasukan may sarili ng negosyo. Pinabilib din tayo ng 29 anyo sa Seramil na sa kabila ng kapansanan ay patuloy na humahakbang sa buhay. Nagsusumika para sa pangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog patuloy na maghahatid ng iba't ibang kwento na may hatid na tuwa
aral at inspirasyon sa mga susunod pang taon. Paul Hernandez, Balitang Southern, Tagalog. Mga kapuso, hangad po namin ng isang mapayapa at ligtas na pagsalubong sa bagong taon. Mag-iingat po tayong lahat at patuloy na sumunod sa paalala ng otoridad. Maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin ngayong taong 2022. Asahan niyo po ang mga mas nagbabaga pang balita ngayong taong 2023. Mula po dito sa GMA Batangas Station, Happy Happy New Year po mga kapuso. Mga kapuso, dalawang araw na lang, bagong taon na. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.